Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po muli sa mga tatay at nanay ng tahanan. So, muli po nagbabalik po ang inyong house tatay para po mag-share na naman ng isa pang recipe na simple lang po, madali lang po siyang lutuin, pero paniguradong masarap ulit. Okay, so kung mapapansin nyo, yung unang sinyer ko po doon ay ilan lang po yung ingredients niya, no? So, napakadali lang niyang lutuin, pero masarap po. So, ganito rin po yung susunod na isi-share ko sa inyo. So actually, ang tawag po dito ay wala po siya actually pangalan talaga, no? So siguro tawagin na lang natin siya sa pangalang sauteed chicken in Baguio beans and in pork and beans. O di ba, umuulan ng beans yung ating manok. Okay, so ang kailangan lang po natin ay syempre manok ulit. And then kailangan natin ng Baguio beans. So siguro mga 1/4 ito para sa 1 kilo ng chicken. So, chinap ko na po siya or in-slice ko na siya ng ganito lang po, kalaki. And then, kailangan po natin ng pork and beans. And then, kailangan natin ng bawang at saka sibuyas, syempre, panggisa. And then, kailangan natin ng seasoning and powder po na paminta at saka ng iodized salt. So, ang unang step na gagawin natin, syempre, ay igigisa natin ang bawang at sibuyas. Okay, syempre maglalagay tayo ng mantika sa kawali. And then, ilalagay na po natin yung ating bawang. So, nasa sa inyo po yan, meron kasi ako nakikitang mga ilang nanggigisa na nauuna yung sibuyas. So, discarte nyo na po yun kung ano ang gusto nyong unahin. Pero ako, hindi ko na po sinusunog yung bawang. Ayan, so isunod na po natin yung ating sibuyas. Hintayin lang natin maluto yung ating sibuyas bago natin ilalagay yung ating chicken. So ang gagawin lang muna natin is sasangag-sangag po natin sa mantika yung chicken. And then, buguran po natin siya ng konting paminta. So, maglalagay po tayo ng seasoning. So, konti lang po ang ilalagay natin. And halu-haluin po natin siya ng konti. And then, takpan po muna natin at hintayin natin na lumabas yung mantika ng manok bago natin siya lagyan ng konting water. Okay, so i-check na po natin yung ating chicken. So ayan, so pag nagisa na po siya doon sa kanyang sariling mantika, lagyan na po natin siya ngayon ng konting tubig. So, konti lang po, yung tamang-tama lang po na mapapalambot niya yung chicken. Okay? And then, saka po natin siya takpan ulit hanggang sa lumambot na yung chicken. Okay, so after 10 minutes na kumukulo po yung ating chicken, i-check natin. So, ayan, medyo lumalambot na po siya. So, gagawin lang natin, yung sa iba kasi, pag minsan, matagal lumambot yung karne ng niluluto nila. So, pag natutuyan po siya, dagdagan po natin siya ng water hanggang sa lumambot na po yung ano. Basta, wag lang, pag magdadagdag tayo, wag lang din madami. Okay, so, hindi baling lagi po kayong nagdadagdag kesa naman yung sa sumobra po yung tubig. So, dahil ito, medyo lumalambot na yung chicken natin. So, konti pa mga ano na lang siguro ito, mga 3 to 5 minutes, takpan pa natin. And then, mamaya, lalagay na po natin yung ating Baguio beans. Okay, so, check po natin ulit yung ating chicken. So, ayan. Malapit na po siyang maluto. Kaya, pwede na po natin ilagay yung ating Baguio beans. So, pag nilagay po natin yung ating Baguio beans, so, siguro pakukulan lang po natin ito ng mga 2 to 3 minutes. So, depende na po yun sa inyo kasi dito po sa amin kasi mas gusto
ng mga bata na mas malambot po yung gulay. Kasi pag half cook, medyo hindi po nila pinapansin. Kaya mas malambot po yung gusto po ng mga bata dito. So, depende na po sa inyo kung gusto nyo ng half cook or yung mas luto. So, takpan po natin. Tingnan na po natin. Ayan. So, luto na po yung beans, yung bagyo beans. So, ang susunod na gagawin natin is ibubuhos na po natin yung pork and beans. Actually, sa isang kilong chicken, pwede na po yung isang beans lang na malaki. Pero, kami, gusto kasi namin na mas madaming beans. Kaya, isang malaki at saka isang maliit yung ilalagay ko. Okay. And then, haluin lang po natin siya. At lagyan na rin po natin siya ng konting asin. Okay, and then pakuluan lang po natin siya at siguro mga 1 minute lang. Tingnan na natin ulit. So ayan po. Mukhang ready na po yung ating sauteed chicken in bagyo beans and in pork and beans. So patay na po natin yung kalan natin. At ilalagay na po natin siya sa lalagyan. Wow, ang sarap ng itsura. So for sure, hindi lang naman po yung itsura niya yung masarap. Masarap din po yung lasa nito kasi. Pag meron po kami mga bisita, isa po ito sa mga naisipan kong laging iyahin. At nasusurprise ako kasi first time nilang kumain ng ganitong luto. Okay, so ayan po. So, panigurado magugustuhan po ito ng mga kids at ng wife niyo. Okay? So, ayan na po. Ayan, mga kananay at mga katatay. Ready na po yung ating sauteed chicken in pork and beans and in bagyo beans. So, kung nagustuhan niyo po ang menu natin for today, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, ang House Tatay. And pakihit nyo na rin po yung bell icon para every time na meron po tayong bagong video ay manonotify po kayo. And kung pwede po paki like and share nyo na rin po sa inyong mga Facebook account. Thank you!